ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, paalala ng ating pong Jesus Nazareno, ang siyang ugat, ang siyang gitna, ang siyang pinagmumulan, ang siyang kaila-ilaliman ng ating pananampalataya, ang pagmamahal sa Diyos na naipakikita sa pagmamahal sa kapwa at sa isang paraan, pagmamahal din sa ating mga sarili. Naway mamuhay tayo sa ganitong pamamaraan, naway maging bahagi at batas ito ng ating mga buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tubit. Noong mga araw na yun, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tubias, ano yun? Tugo naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na angalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa ikbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raquel sa may pintuan ng bakura niya. Una silang bumati at nagbigay galang.
Tinugo naman sila agad ni Raquel at ang wika. Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo. Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias sa Trapael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Sarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit, may pagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabaganawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal, magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang iba, ikaw ang gumawa. At ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao yung wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di o diyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon.
itong aming buhay, naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po.
tunay ba natin minamahal ang Diyos? Sa ating pumabuting balita, ipinahayag ng ating pong Hesus Nazareno ang buod ng 610 kautusan ng mga Hudyo. Sagot niya, ano po ba dito sa 610 ang siyang pinakamahalaga? At binalikan niya ang kauna-unahan utos sa bayan ng Israel. Wala siyang binago. Pinaalalahanan lang niya kung ano ang pinakamahalaga dapat bilang mga nananampalataya. At ano iyon? No, sa aklat ng Deuteronomico, ito ang tinatawag na Shema. No? Dahil ito yung unang salita dun sa pahayag na iyon mula sa aklat ng batas. Pakinggan mo, Israel. Iisa lang ang iyong Diyos at nararapat lamang na mahalin mo siya nang higit sa lahat. Subalit, hindi niya ito hinihiwalay sa ikalawang pinakamahalaga. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili. Tatlong simpleng utos. Isang nangunguna, may pumapangalawa. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. At maganda pong pagnilaya ng mga salitang ito at ang hamon ng tunay na pagmamahal mula sa ating mga karanasan. Sa ating pong paglaki, iba't ibang pagmamahal ang ating natanggap. Siguro yung sa atin, marami sa atin, naunawaan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa pag-ibig ng magulang at sa kanilang pangangalaga. O minsan, kung hindi doon, sa mga itinuturing nilang tunay na pamilya, sa kanilang mga matatalik na kaibigan, at sa atin ding sarili. No, yung kinakailangan pangalagaan din natin yung mga sarili natin, sustentohan natin yung mga sarili natin. No? At siguro po kung pagsasama-samahin natin iyon, ang karaniwan ay iyong pagbibigay ng halaga at panahon, pagkakataon sa mga minamahal natin. Hindi lang naman sa tao, pero kahit yung mga gusto nating gawin. Mahilig ka manood ng sine, si-schedule mo yan. Sisigurado mo na pag-ipunan mo para makapanood ka kahit last full show pa yan. Kung mahilig kang mangulekta ng mga bagay-bagay, gumawa ng mga bagay-bagay, paglalaanan mo ng panahon. At hindi ba't ganun din sa mga tao? Kung sila'y mahalaga, paglalaanan mo ng panahon. No, iba't ibang pamamaraan, no, mula sa mga kaibigan o yung sa atin, may mga iniibig na sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang panahon, talagang pinaglalaanan natin. Kaya nananatili po yung hamon. Pag sinabi nating mahal natin ang Diyos, anong ibig sabihin natin doon? Maaring sa ngayon, mababaw pa lang. Hanggang dasal lang. Pupunta lang ako simbahan pag may kailangan ako. No? Pero pagkatapos nun, parang wala na. Baka ito ay hamon sa isang mas malalim na pakikipagkilala sa Diyos. Baka ito ay hamon na makita ang Diyos sa ating buhay at makita kung paano niya tayo minamahal, pinapangalagaan, binibiyayaan, itinatama, binibigyan ng bagong pagkakataon. At mula doon sa pagkilala na kung paano tayo minahal, sana ganun din yung maibibigay nating pagmamahal sa Diyos. Hindi naman siya humihingi ng kapalit eh. Pero di ba ganun naman ang pag-ibig? Walang sinusumbat. Walang inihihingi ng kapalit. Sa katunayan, lumalabas ang tunay na pagmamahal kapag ito'y malayang binibigay. Tayo kaya, malaya ba ang pagbigay natin ng panahon, ng pagkakataon? Malaya din ba ang pag-aayos ng buhay natin sa isang pamamaraang ang Diyos talaga ang pinakamahalaga? Na kapag nagdedesisyon tayo,
pagdadasalan muna natin. Kapag tayo'y may pinipiling mga pagpapasya, iisipin muna natin, ano kaya ang gusto ng Diyos para sa akin? Pag tayo'y nangangarap, kasama ba ang Diyos sa ating mga pangarap? Doon po magmumula ang lahat. At ganun din ang inaasahan natin sa ating pagmamahal sa kapwa. Kung mapapansin po natin, pumapangalawa yun. Dahil ang tinatawag sa atin ay kung paano tayo minamahal ng Diyos, sana ganun din tayo magmahal sa kapwa. Ibig sabihin, ayon sa nararapat. Ibig sabihin, ayon sa ikabubuti niya. Hindi tungkol lang sa ikabubuti ko. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maging konsentidor. Ibig sabihin, hindi tayo rin pwedeng maging mapagpabaya. Ibig sabihin, may tiwala rin tayo. Ibig sabihin, may pakikiramay tayo sa pinagdadaanan ng ating kapwa. Kaya nga po sabi ko sa inyo, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero ano ang ating batayan? Ano ang ating gabay? Kung paano tayo minamahal ng Diyos. Kung paano rin nagmahal ang ating pong Jesus Nazareno sa bawat nangangailangan, sa bawat sumunod sa Kanya, sa Kanyang pag-aalay ng buhay para sa sangkatauhan. At ipagdasal po natin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa na sa ating mangmunting pamamaraan, sa ating araw-araw na buhay, ay matutunawa tayo kahit paunti-unti na magmahal. Siguro sa iba magsisimula sa pangangalaga sa sarili. Siguro sa iba magsisimula sa pananalangin. Siguro sa iba magsisimula sa pamilya, sa kakilala, sa kaibigan. Pero gayon pa man, sa lahat ng ito, sana matutunan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. At sa abot ng ating makakaya, gawin natin ito. Ang pagpapahalaga, ang pagbibigay ng oras, ang pagpakikiramay tungo sa higit na kabutihan. Sapagkat ganito tayo minamahal ng ating Diyos. Mahal na po ang Jesus Nazareno, tunay mo kaming minahal. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Kaluluwa, isip at lakas at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway
dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na sa kanilang walang sawang paglilingkod sa kapwa ay ipinakikita ang kanilang pagmamahal sa Diyos kasabay ng kanilang pagmamahal sa mga taong kanilang inaalayan ng serbisyo at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ay dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Subunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating po na ika-17 ng Hunyo, taong kasalukuyan, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan. Handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na bibinyagan ay 0 hanggang 17 taon. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley at si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal, at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maaalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.